Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Happy Fiesta po. Mahalirong, ano? Ngayon ay kapistahan ng inyong patron, ang mahal na Birhen ng Candelaria. Sa liturgiya ng simbahan, ang tawag po rito ay alin? Yung paghahandog kay Jesus sa templo ng Jerusalem. So, bahagi ho. Kaya, tama-tama rin ho, may mga bata tayong bibinyagal ngayon, iahandog natin si Diyos upang hindi lang pakinabangan ang biyaya ng pagbibigtas ng Diyos. Ito ay tulad ng pinamani ko sa banal na kasulatan, ilang araw pagkatapos ng pinanganak si Jesus, ilang araw mula December 25 hanggang ngayon, ilang 40 40 days. So alam natin na napakahalaga yung 40 days kapag may namatay, no? Pinagdarasal natin 40 days. Bahagi ho. Pero ito ay kundusin po yung 40 araw, marami tayong makikita sa banal na kasulatan kapag sinabi natin 40 days. No? 40 years na naglakbay ang mga Israelita itong mga karating sa lupang pangako. Yung 40 days na si Eliseo ay nasa yungib bago siya nakipaglaban sa mga kampon ni Baal. Yun ay matagpuan natin sa lumang tipan. Ito rin, darating tayo ngayon sa panahon ng Kwaresma, February 14, ang simula ng ating Kwaresma. So, Valentine's Day, ang Kwaresma natin. Bawal ang karne, at bawal ang maraming pinakain pag-aayon ng ating sinensya. Yun din ay 40 days. 40 days. 40 days na rin, iniandog si Jesus sa templo ng Jerusalem. At ito ay pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Ay ito'y bahagi ng pagtugon sa utos ng Diyos na ibinigay ni Moises. Para saan? Kasi lahat na panganay na lalaki para po sa banal na kasulatan. Sino mga panganay rito? Wala mga panganay rito. Wala mga panganay. No? Para po sa pamantayan ng bayang Israel, para sa mga Hudyo, ang panganay na lalaki ay para sa Diyos. Bahagi ho, para sa Diyos mahal ng panganay na lalaki. Yun ibig sabihin, hindi ibig sabihin na kapag sinabi na ang panganay na lalaki ay para sa Diyos, yun po ay kung inyong mapapansin, babalikan natin, yung pinakahuling sagot na ibinigay ng Diyos sa mga Egyptyo na ayaw pahalusin ang mga Hudyo sa Egypt, ano yung pinakahuling sagot? Lahat ng panganay na lalaki sa bawat sampayanan na walang lubog sa kanilang pintuan na mula doon sa tupang inihandog. Tawagin natin ay kordero na ay alin, mamamatay. No? Kaya bilang pagkilala ng pagliligtas na yun ng Diyos ng mga Israelita, lahat ng panganay na lalaki ay iaalay sa Diyos. Bilang ano? Bilang sasordote. Kaya naman, pwedeng sabihan natin ay i-substitute. Ano yung substitute? Ang mag-aandong ng alay. Depende sa kanyang katatayuan. Kaya nga po dito ay pinamanhin na alin? Ang
well, yun ibahagi o ng usahan ay si Jesus ay inialay sa templo ng Jerusalem sa pamamagitan ng mag-asawang kalapati, no? Mag-asawang ipon, mag-asawang maya, hindi para kalapati. Pero yun, lahat ng pangalan ng lalaki ay para sa Diyos. Pero ang bahagi o ng usahan ay pinamamalit ng po, ito pala yung ipinahayag sa atin ngayon ni Propeto Simeon. Kasi anong sabi ni Simeon? Pwede na ako mamalay. Nakita ko na ito ng pagligtas. No? Nakita ko na yung halim. Yung liwanag. Kaya nga tawag natin ay Candelaria. Awang-awang ni Maria ang liwanag. At sino yung liwanag? Hindi lang po yung kandila. Ito yung simbolo lamang higit sa lahat nino. Na Jesus. Si Jesus ang liwanag ng buhay. Kinakailangan natin makilala sa Jesus. No? Kasi lalong-lalong yan sa mga panahon na ito na punong-punong ng kaniliman. No? Punong-puno ng mga scammer. No? Punong-puno ng mandaraya. No? Kaya di po, no? Ang presidente ng CBCB, kahapon lamang ay nag-delay na ng statement, no? Na huwag kayong pipirma sa bagay na hindi ninyo alam. Kinakailangan, hindi ang sinabi na ni Bishop Agbogabe, no? Na huwag kayong pumirma, no? Pero dapat pipirma kayong alam ninyo yung pinipirmahan ninyo. Sabagang buhay natin ng kapalit. Kasi po, kung minsan makita natin, maraming riskan. Ang sabi nga po, sa Southeast Asia, tayo ang pinakamalaking lugar na na-scam. Ngayon, makita pa rin sa balita kahapon. No? Ano yung balita sa kahapon? Na-scam. No? Kasi malapit na naman yung Valentine's Day. No? So, na-scam, gawa ng alit, gawa ng pag-ibig. No? Akala niya ay meron siyang makakadate ngayong Valentine's Day o bago mag-Valentine's Day. No? Yung pala, uhututan lang siya ng pera. No? Kukuha lamang, no? Pinadalaan. No? Uso na kasi ngayon ng Gcash. No? Padala mo na lang ng Gcash, no? At magkikita tayo. No? Wala, nice ka. Ibig sabihin, ay bahagi yun. Bakit? Kasi hindi tayo naliliwanagan. Kinakailangan maliwanagan tayo sa ating pagkilos sa daigdig na ito. No? Sabagat bigin sila at paano natin makikita yung pagliwanag natin, ha? Katulad ng mahal na Birheng Maria. E ano kinakailangan? Dala-dala natin si Jesus. No? Dala-dala natin ang liwanag. Kaya ngayon nagsindi ng kandila, humingi tayo, nagbigyan tayo ng liwanag sa mga bisisyon natin sa buhay namin sa daigdig na ito, ay kinakailangan natin ang liwanag ni Kristo. Sa pagkilos natin, tingnan natin, no? Ito ang mga tangong ito nasa paligid natin, mapagkakatiwalaan natin. Sino ba yung mga tangong pagkakatiwalaan natin? Sino ba yung mga tangong sa tingin natin ay talagang tutulungan tayo? Kasi kung minsan may mga tao na sabi na tutulungan tayo, pero yun pala yun din, dolokohin ng tayo, paiiyakin ng tayo, pahirapan ng tayo. Ay, bahagi yun. At yun ay mga matatalino, kaya anong kinakailangan? Hindi wanagan natin. Kinakailangan natin ngayon ang mas maliwanag ng pagtigil. Na kinakailangan natin hindi sila tumulit, magtulong ng ating Panginoon sa Kristo. Kung hindi, masisira ang buhay natin. Mahirap, no? Naalala ko rin kagabi, hindi ko lang alam kung dito sa inyo nagdamat yung kagabi. Yung kagabi kasi ay may naglilinis ako, bandang nag-brown out, ay tigil, no? Tigil yung trabaho. Yung mga bago at ang pag-alas 7 yun. Bakit? Madaling na. Ay kukuha ka ng kandila, hindi kaya kukuha ka ng flashlight para matulungan ka. Yun ang kailangan natin. Ha? So,
tayo na kuwisan, hindi tayo mahanap sa liwanag. Ah, kasi akala natin maliwanag. Hindi ho. Kinakailangan palagi natin kasama si Jesus. Kaya napakahalaga po yung patuloy nating pagpapunayan sa ating Diyos. Sabagat, kuminsan, akala natin liwanag, yun pala yung lip, kandindiman. Akala natin ay siyang maging gabay natin sa ating profilos, pero meron kuminsan ay alip. Sabi na natin, maling, maling gabay ang tumutulong sa atin. Kaya kinakailangan natin ang katulad ng mga Gabriel Maria. At ano yung kinakailangan din natin? Katulad ng mga Gabriel Maria natin, magbigay ng liwanag sa bawat isa. Magbigay ng liwanag sa bawat isa. Sa baba ng pamamaraan, magbigay tayo ng lakas sa bawat isa. Bahagi ho. At ano yung isang malakas ng pangitan natin? Alam niyo ang sabi na natin, ano yung pwede natin sabihin sa mga tao naghahanap ng kaliwanagan? Ano yung pwede natin isuggest sa kanila na gagawin? Magsimba ka pag-araw ng linggo ang piyesa ng Panginoon. No? Magdasal ka. Kasi bahagi yung lumisa. Marami siguro tayo na tanong, marami tayo na pagnilay-nilayan. Pero pag-umisa na rin, hindi natin nangalala ang Diyos. Kaya ako, si Maria, si Jose, ay inihandog sa templo ng Diyos. Para nga din, linisin siya sa araw din ang ito ng paghahandog kay Jesus. Alam po naman natin, para sa mga Hudyo, no? kapag hindi pwedeng pumasok yung babae sa templo, kapag dinudugo, kapag bagong panganak, kapag kasi ang turing ng mga Hudyo sa dugo ay hindi madumi. So kaya umabot ng 40 days bago pinasok kasi yun ang pamantayan nila. Kaya ito rin ay isang pagkakataon ng usan na hirin. Hinihiling natin. Linisin tayo ng Diyos. Kuminsan hindi natin napapansin, kaya kung kuminsan hindi nagbibigyan ng liwanag sa atin, katulad nito, may liwanag. Pero kasi malinis yung tabi. Pag marumi po itong glass na ito, kahit na may liwanag yan, hindi natin makikita yan. Kaya napakahalaga rin po yung patuloy nating pagtingin at paningin sa Diyos ng kapatawaran. At sigurado kong bibigyan tayo ng tiyak na kaayusan sa buhay. Siya ang dulo na Jesus. Kaliwanagan. Kaligtasan. At katulad ng mahal na Belen Maria ay masabi natin na alin. Katulad din niya, tayo ay dala-dala natin sa Jesus ang liwanag na magbibigay sa atin ng kaayusan sa daigdig na ito.